Ano ho ang nag-ugat ng pagtataaso ng alert level ng ating Bulkan Taal? So, from alert level 1 po, since March 19, 2020, tinaas po natin kahapon, March 9, 2021, yung alert level status ng Taal Volcano. Kasi sa mga nakalipas pong araw at linggo, may mga naitatala pong mga volcanic earthquakes yung P-Volks. So, karamihan po rito sa volcanic earthquakes ay yung pinaclassify natin na tremors or low frequency volcanic earthquakes. So ang mga earthquakes po na to ay nire-relate natin sa hydrothermal or magma activity within the volcano, or kaya po nagkakaroon ng fluid movement, kaya tremors po or low frequency yung signature ng mga earthquakes na yon. Aside from that po, posible po yung pag-akyat ng magma na yon, nagkakaroon ng degassing. So tumaas po yung acidity ng crater lake. At kumbaga, tumaas ang acidity, bumaba po yung pH level. So, ang nasukat po natin is 1.59 yung pH level niya. At yung temperature naman po niya ay medyo mataas, so more than 70 as compared sa 50 nung November 2020 na measurements po. At yung mga GPS po natin at tilt instruments sa Volcano Island at sa outside sa island, yung nasa mga mainland stations po natin, ay nag-indicate din po ng slight ground deformation. Ibig sabihin mo, medyo namamaga po yung vulkan, although bahagya lang po. Ngayon hong alert level 2, hindi man ho tayo kumbaga nagbibigay takot sa ating mga kababayan. Pero ano ho ang mga dapat bantayan na ngayong nasa alert level 2 na po ang ating vulkan? So ang P-Volks po, 24/7 naman po ang monitoring niya. So ang any updates po, rinirelease naman kaagad namin through the yung mga LGUs at yung mga civil defense units ng Pilipina, ng bansa. At yung recommendation po ng P-Volks is to ma-maintain po yung pagiging off-limits ng Volcano Island sa mga naninirahan doon o nanunuluyan. At yung mga mainland communities naman po, yung mga LGUs, ay yung kahandaan po. So maging kalmado lang po. Ripasuhin lang yung mga plano sa preparedness measures. At maging handa lang po kung ano man po ang maging eventuality or magkaroon ng escalation ng activity sa Taal Volcano. At yung P-Volks naman po, wala naman pong rekomendasyon sa mga local, sa mga shorelines o sa mga communities within the shoreline ng Taal Lake ng evacuation po. Maging handa lang po. Gusto ko lang medyo balikan yung nakaraang taon. Ano, bago ho talagang pumutok ito ating Bulkan Taal noong Enero, nasa anong alert level tayo noon at gaano ho kabilis nung umakyat ng level? Yung last year po kasi, nagkaroon tayo ng yung nag-alert level 4, umabot tayo sa alert level 4. So within 4 hours po, naging from alert level 1, naging alert level 4 nung mga around 7 o'clock in the evening, yung January 12. Yung activity naman po kasi last year, medyo matagal po yung period ng repose ng Taal. So may nag-accumulate talaga siya ng magma na leading to yung Priato magmatic eruption last year. So this year naman po, so nakita natin medyo pumutok na siya last year. So ang tinitingnan po natin ngayon is pwedeng confined lang po sa Volcano Island yung magiging activity niya. Kaya po importante po na sa Volcano Island ay kumaari ay wala pong taong permanenteng nanunuluyan doon o tumitigil po sa pulo. So wala hong rekomendasyon ng evacuation dito sa outside ng ating Volcano Island. Wala po. So ang ano po natin is yung maging alerto lang, maging kalmado, maging handa lang po kung sakali man na magkaroon ng escalation lang ng activity yung Taal. Thank you, Sir Paulo. Si Vice Gov siguro hinga natin ng paalala at sa ating mga kababayan na ngayon ay nangangamba at nagpapanik na ano nga ba ang tunay na estado at mga dapat nilang gawin. Napakahalaga na ating palalahanan ang ating mga kababayan, lalo higit yung mga naninirahan sa vicinity ng Taal Lake. Alam natin, 12 bayan po yan na nakakapalibot sa lawa ng Taal at sa mga karatig bayan na malapit sa Taal Lake and Volcano. It's important that we remain calm and most of all, be responsible, especially when we use
our social media. Sa mga panahong ito, maraming naglalabasa na fake news, recycled news, or old news, mga imahe, videos, and photos from previous eruptions, including that of last year, January 2020. Hindi mauulit yung katulad nung isang taon this time o ngayon. Subalit, mahalaga pa rin na tayo ay alerto at listo. Yung ating mga kasama sa Kapitolyo, tulad ni Calito Castro ng PDRRMO at ang Provincial Legal Officer, si Fiscal Castor, at iba't ibang pinuno ng ibang lokal na pamahalaan. May dagdag ko lang ha, si Governor nga po ay kausap natin kanina, siguro nakakausap ni Vice Gov at saka ni Sir Paulo. Tuloy-tuloy po ang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa mga LGU po, ang PDRRMC at saka po syempre sa ating FIBOX sa mga kalalagayan at sa mga updates po dito sa ating Taal Volcano. If I may add, today nagbigay ng directive si Governor Dodo Mandanas sa ating PAMBI to strictly and fully implement our resolutions in maintaining the status of Taal Volcano Island as a no man's land and permanent danger zone. Ngayon, higit sa lahat, ipinagbabawal ang pumunta sa pulo. At doon naman sa karagatan o lawa, na pagkasunduan sa PAMBI na magkakaroon ng window R ang ating mga mangingisda o nagtatrabaho sa palaisdaan at fish cages. So, hinihikayat natin sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas na kung maaari i-restrict or limitahan ang oras or window hour para sa mga nagtatrabaho sa baybayin o lawa ng Taal. So ito po ay mga ay ilan sa mga agarang hakbang na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas.